Nagkasagutan ang ilang kongresista sa budget hearing ng Office of the Vice President na hindi sinipot ni VP Sara Duterte. Kasabay niya naglabas ng video ang OVP kung saan sinabi ng vice na dalawang kongresista lang ang may control sa national budget. May unang balita si Marisol Abdurrahman. You may not like the person. You may not like her presence here. But you have to respect the Office of the Vice President. No-show si Vice President Sara Duterte sa pagpapatuloy ng deliberasyon ng Kamara sa budget ng Office of the Vice President. Pero gaya noong huling pagdinig, mataas ang tensyon sa Kamara. Tanong ni Saguip Party List Representative Rodante Marculeta, isasantabi na ba ang tradisyong bigyan ng kortesiya ang OVP pagdating sa agarang pag-aproba ng budget nito? Wala na dapat tanong. At ang nangyari, a barrage of questions. That's why I'm asking. Bakit natin ginawa yun earlier? Are we not already respecting a tradition well kept by this house? Nagkainitan pa nung sinuspindi ang hearing. Why is that you're suspended? Di ba kami pwede sa kanila? We are also members, we just same. Nang ituloy ang pagdinig, we're non-tradition. Nagmosyon si Representative Marculeta na itigil ang budget hearing at ipasa na ang OVP budget. Pero natalo ang mosyon. Iaanhin natin ang tradisyon kung tatalikuran natin ang ating responsibilidad sa taong bayan na suriin, kilatisin ang ating budget. Bukod sa wala ang bise, wala rin kahit isang staff ng OVP na dumalo sa pagdinig. The head of agency should be present. And I do not care even if she is the vice president. Madam Chair, I will not allow that Congress will be insulted by the head of any agency. Sa sulat na ipinadala ni VP Sara kay House Speaker Martin Romualdez, sinabi niyang ipinauubay na niya sa House Appropriations Committee ang kanilang budget. Nasa committee naman na daw lahat ang dokumento kaugnay ng hinihingi nilang budget. But in a lot of the max. Kung hindi po kayo makakasagot, Madam, ang tinanong ko na sa inyo, I am now moving. Mga taga-COA at Budget Department ang sumagot sa tanong ng mga kongresista, kabilang ang tungkol sa 53 million pesos na gastos sa taunang renta at gamit ng 12 satellite offices na ipinatayo ng OVP noong 2023, pati ang mga umunoy pa expired at hindi na ipamahaging relief goods ng OVP at 65 million pesos na unliquidated na pondo. Not submitted within the time given with the OBP, we will address it or issue a notice of suspension. Tinanong din ni Marculeta ang notice of disallowance ng COA sa OBP. There is no guilt yet until and unless you are able to receive the reply, the answer, and the explanation of the Office of the Vice President. That is correct po. And it have you received a copy? Of the reply po? Yes. They have not yet. Replied. Sa huli, na-defer ang termination ng pagdinig sa 2025 budget ng OVP. Patuloy namin kinukuha ang panig ni Vice President Duterte hinggil sa mga issue na ipinupukol sa kanya. Kasabay ng deliberasyon sa Kamara, may inilabas ulit na video ang kanyang tanggapan. Dito, inakusahan ng BC ang House Speaker at si House Appropriations Committee Chairman Zaldico. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Noong 2023 raw, may inaprobuhan na 5 billion pesos na budget sa Department of Education para sa pagpapatayo ng classroom. Nagulat ako kasi merong mga lumapit na miyembro ng House na humihingi. Hinihingi nila yung 5 billion, parte ng 5 billion na budget. Magkano ba ang amin dyan? So sinabi ko, hindi pwede ito. Kasi ang mangyayari nito, hindi magagawa ng Department of Education ang trabaho namin na mag-construct ng classroom. Nang hindi raw siya pumayag, lumobo ang budget sa 15 billion pesos sa aprobadong National Budget o General Appropriations Act. Pero yung idinagdag, yung 10 billion na yon hindi kontrolado ng Department of Education. Controlled yon ni Congressman Zaldico at Congressman Martin Romualdez. Sa taong ito naman, binawasan umuno ng Kamara ng 5 billion pesos ang budget para sa classroom repairs ng DepEd at idinagdag sa classroom construction. Pero ayon sa BICE, naglakip ang Kamara ng listahan kung saan itatayo ang mga classroom. Dagdag ko lang yan doon
sa confirmation na kinuha nila yung budget ng DepEd. At isa yan sa mga rason kung bakit ako nag-resign sa Department of Education. Hindi na ako papayag na sa susunod na taon, ganyan pa rin ang gawin nila at ako yung mananagot sa ginagawa nila. Hiningan namin ng pahayag ang opisina ng Speaker Romualdez, pero wala pa silang pahayag sa ngayon. Si Representative Ko naman, tinawag na panluloko ang sinabi ng bise na kontrolado umano nila ni Romualdez ang national budget. Napakalaking pambubudol, ang kala nilang taong bayan, hindi matalino. Matalino po, sasagutin po natin yan. Una-una po ang miyembro po ng appropriations is around 139, ang vice chair po is around 56, ang congressman po is 300. Meron po tayong mga senador na 24, meron pong miyembro ng bicameral conference committee, almost 30 po ang nag-a-attend yan. Pinasaringan din niya ang bise, kongres sa paggamit ng confidential fund noong 2022. At tandaan, COA at hindi kongreso ang nagsasabing mali ang paggamit ng 73 million sa 125 million confidential funds na ginamit lang sa loob ng 11 days. Talo pa po dito ang pondo ng Napoles Fund na gamit ng 60 days. Ito po, 11 days lang. And ngayon, bibigyan pa ba natin siya ng 2 billion na panggagastos daw sa mahihirap? Ibigay po natin to sa tamang ahensya. Huwag po nating ayahan na waldasin na naman ang kahit pisong sintimo na dapat nating bantayan. Hiningan namin ng tugon dito si VP Sara. Ito ang unang balita. Marisol Abdurraman para sa GMA Integrated News. Kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga Kapuso Abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.